Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bago po ako magbigay ng pagbabahagi ng aking naging pagninilay sa ating mga pagbasa ngayong linggong ito, nais ko muna pong samantalahin ang pagkakataong ito upang pasalamatan kayong lahat. Dahil finally, nakumpleto na po yung halagang kailangan natin para mapalitan na yung mga silya ninyong iyan. At nagsisimulan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Nagsisimula na po kaming mag-canvas ng angkop na silya na inyong mauupan dahil gusto naman nating mas maging maayos pa ang inyong pagsamba tuwing araw ng Linggo dito sa Pambansang Dambana. Kaya maraming marami pong salamat sa inyong tulong. Ano ho? Yang lahat ng yan ay galing sa inyo at sisiguraduhin natin na magiging makabuluhan at magiging angkop yung paggamit namin sa donasyong inyong ipinagkaloob. Maraming marami pong salamat. Hindi ko lang po sigurado kung anong exact figures, pero nakalikom na po kami ng mahigit kumulang sa 3 million pesos para po sa upuan. Sa lahat po ng mga donors, sa lahat ng mga sponsors ng ating upuan, again, maraming marami pong salamat. Sa loob ng mga susunod na buwan, tayo po ay magka-canvas para matipid natin yung inyong bigay. Tapos hopefully, ipagdasal natin na bago magpista ni Padre Pio, regalo natin sa kanya yung mga bagong upuan dito sa Pambansang Dambana. Muli po, maraming maraming salamat. Ang lahat ng yan ay utang na loob namin sa inyo. At bahala na ang Diyos sa inyong kagandahang loob na gumanti na siya namang dahilan kung bakit natin sinisikap na maging mas maayos pa ang pagsamba nating lahat sa Diyos, lalo na sa tuwing tayo'y magtitipon-tipon dito, tuwing araw ng Linggo at mga pagdiriwang ng banal na misa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ipa-flash po namin sa mga susunod na araw yung ating nalikom at yun pong ating magagastos para sa silyang yan. Promise ko po yan sa inyo. Maliban sa mga taong may mental condition or mental health issue, walang sino mang tao na nasa normal na pag-iisip ang magnanais o hihilingin sa Diyos na mamatay. Tama? Sino sa inyo ang nagnanais ng mamatay ngayon ding oras na ito? Wala. Maliban nga sa merong pinagdadaanan o maliban kung may pinagdadaanan sa pag-iisip o dun sa tinatawag na mental condition. Instinctual, kung tawagin ay survival instinct, ang pagnanais nating lahat na mabuhay kahit gaano man kahirap ang ating buhay sa kasalukuyan. Lagi nating sinasabi, kahit mabigat ang ating mga pasaaning dinadala, maaring may sakit na malubha kayong dinadala at kapos sa pinansyal na gamutan o pangangailangan, o maaring kulang na kulang kayo sa pagtusto sa inyong pagkain araw-araw at pag-aaral ng mga inyong mga anak, o kaya naman ay nagka-problema kayo sa trabaho dahil nakadispalko kayo ng perang ginamit naman ninyo din para sa mabuti. Lagi nating sinasabi sa mga ganitong pagkakataon, may awa ang Diyos. Kakayanin natin ang mga pagsubok na iyan. O kaya,
kung may mga challenges katulad ng financial challenge, dinadaan natin ito sa tipid o positibong disposisyon sa buhay. Nagtutulungang umangat, hindi naghihilahang pababa. Sa unang pagbasa, narinig natin ang inihinaing ni Elias sa Diyos. Ang sabi niya, Lord, gusto ko nang mamatay. O kuhanin mo na ako, Lord. Kaya ang tanong natin eh, meron ba siyang pinagdadaanan o meron bang mental condition si Elias? Siya kaya ay depressed. Ano ang kanyang hugot? At ito ang kanyang dinasal sa Diyos. Ano kaya ang nasa likod ng kanyang hiling sa Diyos na yon? For one thing, hindi natin kayang alamin kung ano ang kanyang pinagdadaanan o nasa likod ng kanyang hiling na yon sa Panginoon. Pero sa kanyang hiling, makikita natin ang kanyang mental disposition. At the time that he uttered these words, Lord, kunin mo na ako. Pero kahit hindi natin kayang alamin ang kanyang pinagdadaanan, kung ano ang mga yon, pwede tayong may matutunan sa kanyang karanasan. At ano yung lesson na pwede nating matutunan sa kanya? Isa lang po ito sa mga maraming lessons na pwede nating matutunan kay Elias. At ito po yon, hindi pala guarantee na kapag ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka na makakaranas, hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hindi pala guarantee na kapag ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka na malulungkot. Hindi ka na mawawala ng pag-asa. Hindi ka na daranas ng pagsubok sa buhay. Ang unang pagbasa ay patunay ng katotohanan ng iyan. Kahit si Elias o si Elias na pinili ng Diyos ay nakaranas din ng maraming challenges sa buhay. Sa ibang salita, nakaranas din ng pagkagutom. Hindi lamang ng pagkagutom ng kanyang katawan, kundi ng pagkagutom o ng pagkauhaw sa tunay na buhay o sa ganap na buhay. Kulang siya sa tunay na pagkain. Nawala ng pag-asa. Nalungkot. Gusto nang mamatay. Sa makatuwid, ito palang ganitong disposisyon na kung tawagin natin sa kasalukuyang lengguahe, mga negative emotions, ay tanda na tayo ay gutom. Gutom sa tunay na buhay. Meron pala tayong pangangailangang hindi lamang pangkatawan, kasi pwedeng busog ang ating katawan, pero gutom ang ating kaluluwa. At yan ang hinahanap ni Elias, ang tunay na pagkain, higit sa pagkain ng kanyang katawan. Ang pagkain ng kanyang kaluluwa, dito siya nagugutom, kasi ang nabubusog lamang ay ang kanyang katawan at hindi ang kanyang kaluluwa. Kaya nagnanais na siyang mamatay. Gutom siya sa tunay na pagkain na makapupuno sa pangangailangan ng kanyang kaluluwa. At ang pagkain iyon
ay tanging Diyos lamang ang makapagpupuno. Mga kapatid, kung si Elias na pinili ng Diyos ay nagutom sa pagkaing nagbibigay buhay, ng tunay na buhay, tayo pa kaya? Pinili din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Pero hindi yan guarantee na hindi na tayo magugutom, hindi na magugutom ang ating kaluluwa. Sa aminin ninyo at sa hindi, kahit sagana kayo sa pagkain ng katawan, hindi pa rin kayo tunay na busog. Bakit? Naghahanap pa rin kayo ng tunay na pagmamahal. Naghahanap pa rin kayo ng tunay na kapayapaan ng inyong puso. Naghahanap pa rin kayo ng kapayapaan at katahimikan ng inyong isip. Naghahanap pa rin ang iba sa inyo ng pagkakapantay-pantay o equality, katarungan at marami pang iba. Ang mga ito ay mga pagkain ng ating kaluluwa na hindi kayang punan ng pagkain pangkatawan. Hindi kayang punan ng crispy pata, bulalo, lomi, pasta, pizza, paella at marami pang iba. Na alam ko na pagkatapos ng banal na misang ito ay hahanapin ninyo kasi gutom na kayo. Ang gutom naman ng inyong puso at ng inyong kaluluwa. Kahit mabusog kayo mamaya pagkatapos dito, dumaan kayo dyan sa mga local restaurant dyan, dumaan kayo sa mga department store dyan sa tabi ng o within the city of Santo Tomas. Pagka ang inyong puso ay kulang sa pagmamahal, hahanapin nyo pa rin yan. Pagka ang inyong isip ay kulang sa kapayapaan, tulala pa rin kayo pagdating sa inyong bahay. Pagka ang inyong puso ay puno ng sakit at hinanakit dahil sa pagtataksil o kawalang katapatan ng inyong mahal sa buhay, ng inyong pinakasalan, hindi yan kayang punin o punan ng mga kinain ninyo ng inyong katawan. Kahit busog ang inyong tiyan at hindi puno ang inyong kaluluwa, lagi kayong gutom. At tanging Diyos lamang ang makapupuno ng mga ito na higit na kailangan ng ating pagkatao. Kapag puno ang ating kaluluwa, pagpuno ang ating puso at isip ng pagkain kailangan natin, kahit gutom ang ating tiyan, maayos ang ating kalooban. Sa pagkain iyan tayo inaanyayahan ng ating ikatlong pagbasa. Tanging si Jesus lamang ang pagkain kayang magpuno ng ating pagkatugutong pangkaluluwa. Kasi siya ang tinapay na pagkain ng ating kaluluwa na siyang pupuno ng tunay nating pagkagutom sa Diyos. Diba sabi nga ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sa ganitong diwa, mga kapatid, may iniaalok sa ating pagkain ngayong umagang ito na siyang pupuno ng pagkagutom ng ating kaluluwa. Ang ating simbahan ay nag-aalok ng tunay na pagkain na pupuno ng ating pangloob na pagkagutom na magbibigay sa atin ng assurance ng buhay na walang hanggan.
ang una ay ang salita ng Diyos. At ang ikalawa ay ang banal na Eucharistia. Kaya sa banal na misa, lagi tayong merong tinatawag na reading of the Word of God. Kasi kailangan ng kaluluwa natin yan. At hindi lamang yan. Mamaya, sa communion, tatanggapin natin si Jesus. Sapagkat itong dalawang ito, sa iisang pagdiriwang, ang pupuno ng ating mga pagkagutom, pangkaluluwa. Ang mga pagkaing ito, ang tunay na pagkaing kailangan natin upang hindi na magutom ang ating kaluluwa at magkaroon ng tunay na lakas na siyang lalaban sa mga pagsubok natin sa buhay na nagpapahina sa ating katawan at kaluluwa. Kaya akmang-akma ang sinabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa. Alisin na ninyo ang pagkagalit sa inyong puso. Iwaksin na ang pagkaingit, ang pagkamahalay. Magpatawad. Sapagkat ang mga ito ay tanda na gutom ang ating kaluluwa sa pagmamahal at pangunawa. Ang mga negative emotions katulad ng anger, hatred, pride, jealousy, lust, at marami pang kasamahan nila ay hudyat na ang inyong kaluluwa ay gutom. Kaya kung kayo ngayon ay puno ng galit, hindi makapagpatawad, kung puno ng hinanakit, kung puno ng kahalayan ng inyong puso at isip, at mga katulad pa nito, ibig sabihin mga kapatid, kahit kayo'y busog sa inyong tiyan, uhaw na uhaw ang inyong kaluluwa. Kaya kailangan nyo si Jesus at ang salita ng Diyos. Upang mapalitan ang mga yan, katulad ng sinasabi ni San Pablo, ng tunay na pagkain na magbubusog sa inyong kaluluwa at mapuno ang inyong buhay at mabusog kayo ng pagmamahal, kapayapaan at pag-asa. Sa malimit nating pagninilay sa salita ng Diyos at pagtanggap ng banal na Eucharistia, tayo ay nabubusog. Ito ang ating kadluan sa oras na tayo ay gutom at uhaw sa mga bagay na pagkain ng ating kaluluwa. Uulitin ko po, mga kapatid, hindi garantiya ang ating binyag upang maging stress-proof ang ating buhay sa maraming hamon na nakapaloob dito. Kung si Elias nga na tinawag ng Diyos ay nagutom sa Diyos, tayo pa kaya? Kaya huwag na huwag nating kakaligtaan na laging kumain ng tinapay na nagbibigay ng tunay na buhay at palakasin, makinig, magnilay sa salita ng Diyos upang lagi tayong busog sa pagkain ng ating kaluluwa na siyang kailangan natin sa buhay o sa araw-araw na buhay. Bilang tinawag ng ating Panginoong Jesus, tatandaan natin na hindi lamang tayo dapat mabusog sa pagkain ng ating katawan. Mas higit na kailangan nating mabusog sa salita ng Diyos
at sa banal na Eucharistia upang ang ating kaluluwa ay lumusog at magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo, sumasampalataya ako.